So today, nandito ako sa grocery store para bumili ng ingredients para sa sinigang. Dito na kami. So, nire-rinse lang namin yung gulay. Kakailangan para later. This is etel. Buba. Ay! Para later, hati-hati na lang and then ituluto na lang. Rinse your vegetables, guys. Don't forget. Nag-isip ako na ano kaya na-title ko sa bagong series ko. Kasi guys, ito na yung bagong amats ko ngayon, magluto. And talaga inisip ko, ano ba yung something na love ko na ginagawa? Tapos, pwede akong matuto. At the same time, pwede matuto yung mga nanonood sa akin. Wow! Gusto mo yung nag-grow na tayo, tumatanda na tayo na magkakasama. Anyway, ang una mga kasama ko para sa episode na to, wala iba kundi si Amoriba! Bakit siya? Nag-iuto ba yan? Actually guys, hindi ko rin alam pero mahal na mahal ko si Mika. At thank you so much for having me. Actually, ang sabi ko kay Ate Riva, magpo-podcast ako. Gusto ko na gano'n na lang yung gagawin ko para no pressure. Gusto ko ikaw yung una kong maging guest. And then umuo naman siya. Tapos bigla na palitan ng luto! Ay, ang saya! Para may challenge. Okay, so tuturuan mo na lang ako. Oo, tuturuan na lang kita. Ang galing! Anong gusto mo dito sa dalawa ate? Kasi meron akong square, meron din akong circle. Bilog na lang. Sige, okay. Kaya itong bilog. Okay, pang ano ba to? A chopping board. So, ang gagawin namin ni Ate Riva ngayon is yung favorite niya, which is yung sinigang! Easy. Actually, ang kailangan na natin gawin is hihiwain muna natin yung mga ingredients. With these nails. Yes. Meron tayong gloves, pero tayo lang naman kakain, so okay lang yan. Tinatawanan ako ng mga magulang ko sa'yo. Buti pa sa vlog ni Mika nagluluto ka. At least, gulatin mo sila. Paglutuan mo sila pagagising nila. Nakakaluto ka na ba ng sinigang dati? Oo. Ito yung favorite kasi ni H2, guys. So, ay, totoo. Kaya lagi ko siya niluluto. Isang vlogger na putulan ng daliri. Kids, kung hindi kayo marunong, magpaturo pa rin kayo sa marunong, ha? Oo. Oh. Ayan. Hindi nyo kaya. Actually, kahit anong pagkakahati naman sa kamati. Kahit ano naman pala. Then, ito. Ako na lang siguro maghihiwa nito. Ikaw na lang sa talong. Ay, may talong pala sa sinigang. Oh, actually, hindi ko rin nilalagyan ng talong yun sa akin. Pero, gusto kasi ng iba. And nandun siya sa ingredients. Mm. So, lalagay natin. Parang hatiin mo lang ng ganyan-ganyan. Yung mga something na hindi malulusaw. Yung... Okay, so ito muna. So ako na lang dito sa onion kasi... Dinadasal. Kahit ano lang, wala namang exact ano. Wala naman. Ah, kasi kami ng mommy ko, nagbe-bake naman kami. Sa baking kasi, yung pagkakaibahan niya sa pagluluto, dapat precise yung measurements. Oo, totoo. Kaya takot ako magkamali dito sa mga ano. Pero ang pagluluto, di ba, actually, ikaw talaga tansyado. Ikaw ang masusunod. Oo, ikaw masusunod, tansya-tansya. Mm-hmm. Yun yung gusto ko sa pagluluto. Kasi pag nagluluto ka, kung ano yung gusto mong panlasa. Tapos, dahil Kapampangan kami, mahilig kami talaga magluto. Ah, okay. Oo. So, pag hindi ako nang-satisfy sa luto ng iba, gusto ko siyang lutuin para at least yung gusto kong lasa, yun yung makakain ko. Kailan ako nahilig magluto? Simula nung bata ako, ate, nagluto. Ay, ba? Oo, pakilamero sa kusina, ganyan. Pakilamero. Pag yung nagluluto yung nanay mo, lagi ganun, masilip na ganun. Ang gagawin dito? Ate! Edi, paano sila? Atiin mo pala! Atiin pa to! Sayang! Dito gagawin ko sa bahay. Pero alam mo si Bernie, hindi ko makain ng sinigang. Ah, bakit? Hindi siya mahilig sa Filipino foods. Pero pag pinadyan, kumakain naman siya, pero hindi niya lang hilig. Ayaw niya yung sinigang. Yung, like maasim, ganun. Ayaw niya. Ayaw niya. Flavor. Kaya alam mo, si Athena, ayaw rin ng sinigang. Hello! Aalis na nga ako sa amin. Ito, ate, madali lang din itong gawin. Okra. Ang sample naman yan is alisin mo lang yung sa dulo. Kahit konti lang. And then ito.
ko siyang gustong gawin, then nahatiin ko siya ng ganyan. Okay. Habang nagaganyan si Ate Ribby, nagaganyan! Nagaganyan ng okra. Ang gagawin ko is, lalagyan ko ng konting tubig, then pakukuluan ko lang ang ating sampalok para para like fresh na sampalok ko ilalagay natin at the same time sinigang mix. So kailangan lahat nililinis natin. Dapat malinis tayo sa mga niluluto natin. Ayan, ito yung ating baboy. Naghihintay lang tayo ng tubig. Then ito naman ang ating pakukuluan. Ilalagay natin ang ating mga tawag dito. Sampal. Kuluan lang natin sila para lumambot sila. Then yung katas nila, yun yung ilalagay natin na pampalasa at pampaasim sa ating sinigang. Kamusta ka dyan, ate? Tapos na! Wow, I'm so proud of you. Cute nila. Tama ba? Tama. Ang tawag dito is puso ng saging. Okay. So, alisin mo lang yung mga matitigas niyang part para matira yung soft. Ayun, nasa loob ang kanyang singko lang sa dulo. Then, yan. Pero ang niluluto mo, puro Filipino foods talaga. Mm-mm. Ito yung favorite ko sa sinigang. Yung puso ng saging. Pinaaral ko dun eh. Ayan. Para dito rin ako order ng sinigang. Mm-mm. Pagka dito na sa dulo, hindi ko masyadong nilalagay kasi minsan may mga part na mapait na siya. Lalo na pag malaki na yung sinigang. Ay, sinigang! Ganito na! Yung anong tawag dito, puso ng saging. Pag malaki na siya masyado, medyo naglalasa na siya. Ito naman, ate, ang tawag dito, labanos. Labanos. Labanos to, di ba? Labanos. Labanos. So, gagawin mo na dito, ate. Marunong kang magbalat. Nang. Banana. Nakalimba. Ganito, oh. Okay. Basic. Di ba, basic siya. Basic. Huwag ka na, baka masugat ka lang. Basic. Ito yung ating baboy. Papakuluan ko lang siya para mawala yung lansa, yung dumi, ganyan lumabas. Then, ito na yung ating sampalok. So, ang gagawin natin sa sampalok na to is, isa-smash natin siya. Smash. Mash sampalok naman siya para lumabas yung asim niya at yung katas niya. Baka numibis na to, maging sitaw na tong hawak ko. Okay na to. Kaya ate, tapos hati-hati. Ayan, tama. Tama ka dyan. Napakagaling mo. Wala, mas mahirap. Bless. Ayan ate, gawin mo naman dyan. Hati-hatiin mo lang siya. Yun tayo mayari. Hatiin mo siya ng parang maninipes. Maninipes? Hindi naman sobra. Baka maging ano yan. Mga sibuyas, ganun. Parang ganito. Isin mo lang itong dulo. Then, agawin mo lang sa kanya parang ganito. Okay, akala ko yung super nipis. Hindi naman. Bakit? Manipis siya. Para expect nangyari natin yan. Expect natin niya ba tago niya ng konti makikita sa vlog. Ito yung sampalok. Sampalok ba yan? Oo, na in-smash. Para yung lasa ng sinigang is totoo. Hindi lang siya. May iba kasi, kung gusto niyo mas mabilis, pwede niyo hindi gawin to. O, sinigang mix lang. Pag sinigang mix lang, iba kasi yung asim niya talaga eh. Yung asim niya parang nakaka-shock. Wala nang lasa, asim na lang. Oo, asim na lang. Ito, ikaw ba sinigang ate, gusto mo maasim na maasim or hindi? Ako maasim talaga. Ako din eh. Sobrang maasim. Din ako. Ayaw nga nila yung... Hindi ako, I mean hindi ako. Sobrang maasim ako. Ay, hindi ako maasim ha? Paki-confirm nga yung gusto ko, sobrang asim samahin. Hindi ako makain ng gabi, pero okay siya sa akin, nakahalo din. Oo. Gawin na natin dalawang iwa. Ayan. Kahit dalawang ganito. Umiwas yung camera. Takot. Kahit dalawa lang na ganito. Okay na yan. So, dito naman tayo. Aalisin mo yung mga bula-bula na yun kasi madumi yan. Sabi nila, ayaw ko magbagaling. Baka iba siya. Hi guys. So, aasarin. Aalisin na natin yung mga nangingitim-ngitim sa taas. Ayan yung madudumi. Inaalis ko talaga para like maliwanag yung sinigang natin. Ayan.
yan, siguro okay na yan. Baka mawala na siya ng lasa. Ano favorite mong lutuin? Bicol Express. Mm-hmm. Bicol Express. Kasi madali lang siya. So, ilalagay ko lang yung onion. Para masama na, para mas malasa. Yung iba, actually, nakikita ko, ginigisa nila yung sinigang. Mas malasa yung karne pag ginisa mo sila sa sibuyas. Uy, guys, hindi ako expert sa pagluluto, ha? Ginagawa ko lang yung ginagawa ko sa bahay. Hintayin lang natin siyang mag-boil ulit para makuha niya yung lasa ng tomato at saka ng sibuyas. Then, lalagyan natin yung mga gulay. Ano pinaka-last na ilalagay? Ang pinaka-last na ilalagay is yung pinakamadaling lumambot, which is yung kangkong. Mm-hmm. One time kasi sa reels ko, gumawa ko ng sinigang. Mm-hmm. Tapos parang ang lalaki ng tangay na nilagay ko. Eh, gusto ko sobrang daming kangkong. Ang nasa comment, eh, support, ano yan, sinigang na may konting ano. Ay, sinigang na kangkong. Na may konting sinigang. Puro daw kangkong. Pero yun kasi yung gusto ko. Parang gusto kong lagay na agad to. Like yung sabaw na. Gote! Pakita mo kung sino ka. Lagay mo na. Diba? Kasi magkamali tayo. Ganun mga guys. Ito, try natin yung lagay yung kalahati. Sabi mo, okay lang magkamali. Lagay natin yung kalahati lang para lasang-lasa yung asim niya. What if? Ay, gutom na ako. Okay na yan. Lagay lang natin yung kalahati. Sarap. Or lagay natin lahat. Tama ba ginagawa ko? Sige na nga, lagay na natin na. Para like may lasa na siya ng maasim agad. Para sumisiksik na sa baboy natin yung ano lasa. Ay, ang bango mo. Di ba? Wala pa nga. Hindi na, amoy ko na yung magiging sinigang niya. Di ba? Ay! So, ang lahat na ilalagay is yung gabi. Para if gusto niyo na like malasaw siya. Ito actually, sinigang to na gabi na mix. Pero meron din tayo yung normal. Alam mo ba na kapag nagsasabu-shabu kami, lagi akong may dala sa bag ko na sinigang mix. Gusto ko sinigang yung sabaw ko. Sinigang? Ganun ako ka-addict talaga. Sinigang. Silalagay mo sa beef and everything ko. Mm-hmm. Imagine! Try mo! Ang na-try ko, alam mo yung pulutan? Anak! Pulutan? Pulutan na fries, tapos sinigang mix. Yun ata yung world. Yun ata yung... Pwede mo siya itry. Masarap siya, promise ate. Masarap na. Tapos binagrade nila ako. Tapos magkasabo-sabo kami. Ang mahanap nila sinigang mix, hindi yung mga pang-retouch. Oh. O, bibigyan ka ito ng sinigang mix mamaya ate. Marami ako dito. Ayan, nilagay ko na pala yung gabi. Ay! Ano ito dito? Labanos? Yung labanos. Labanos. Mustas. Ano naman pinagkakabalahan mo sa life lately, ate? Aking anak. Oo, si Athena. Si Athena. Sobrang ano niya na ngayon. Ito na yung stage niya. Sobrang sarap talaga. Oo, oh, akala ko yung makulit. Makulit na. Makulit din. Actually, ano yun eh, mix talaga. Kasi niya sobrang kulit niya na. Hindi siya mahinhin na. Kasi di ba, sabi nila kapag babae doon, anak mo, uy, ang behave niya. Oo. Ganyan. Hindi siya ganon. Every time na nakikita ko si Athena, gusto kong magkaanak. Oh. Yun yung sabi mo nga. Oo, yun ang tingin ko kay Athena. Kaya minsan ayoko siya nakikita. Kasi baka mabuti. Luto-luto muna tayo dito. Hindi, ganun talaga. Baka hanggang dalawang vlog lang yung cooking mo. Biglang gender reveal ka na. Oo. Hindi, meron siyang anong ganun. May spirit si Athena. Ah. Sobrang gusto mo magkaanak kasi nung time na yun, babe, kasi siya na sobra. Hindi, pero alamang nakakatuwa ngayon. Bago ako pumunta dito, nandun kasi kami sa school ni Athena. Sinundo namin siya. Tapos, sakto-sakto sabi ni Vern, magtitinom si Athena, no? Ang sarap magka-baby ulit. Oh. Sinabi niya! Siya din gusto niya na... Sa ano ko na ano? Ay, oo nga, ano, parang sarap mag-baby boy. Pero huwag muna ngayon. Oo, gusto niya ng baby boy? Pwede. Ano pero ito? Parang ngayon na nagka-girl kami, okay din na may kalaro siya ng girl din. Pero kahit ano. Kahit kasi, ano. Nung ano, nagka-baby kami, parang nga, sarap nga magka-baby. Pero hindi siya ano, all rainbows. Ito naman, ano to, pork cubes. Actually, dapat kinina ko pa ito nilagay. Dapat isa siya sa mga una-unang part. Pero ewan ko, nakalimutan ko. Para mas malasa lang yung pork. Pero kalahati lang inilalagay ko. Or 1/4 actually. Ayoko nang sobrang madaming pork cubes. Ayan. Kumukulo na
siya, ate. Totoo na talaga siya. Nagluluto na talaga tayo. Nagluluto. Hindi na talaga tayo naglalaban. So, ang next nating gagawin is, kailangan natin siyang matimpla na yung lasa ng ating soup niya. So, nalagyan natin siya ng patis. Naglalagay ka ba ng pepper sa sinigang mo? Hindi. Pero try natin. Hindi naman kasi ako, hindi ko nakikita yung pagluto. Nalagay lang tayo ng konti. Gusto ko yung nanood ko. Baka masira ko kasi mukha na siyang sinigang. Eh, baka pag ginalaw ko na yun, mukha nang pinakbit sa akin. Nalagyan lang natin ng konti. Tapos titikman natin yung sabaw. Titikman ko lang ate bago ko patikip sa'yo. Hindi, alam mo, marami na ako nalutuan ng sinigang. Sina Mitch, sina Kuya Man. Hindi lang, umabot sa bahay namin. Oo, hindi lang umabot sa inyo. Siyempre, nakakahiya ka. Tikim mo ang yun. Ngayon, sa pagkakataon na ito, lalagay na natin yung ating mga... Sa pagkakataon na ito, mga kababae. Lalagay na natin ang mga gulay natin. Ito muna siguro. Naglabas na siya ng katas niya. Eh di marami ka ng paso kung mahilig kang magluto. Oo naman. Ah! Ito, nung bata ako. Basta may bata ka pa. Ito. Saan yan? Sa ano? Sa parang ganito. Parang yung pinsan ko yung may kasalanan kasi ang ginawa natin yung lock niya ako. Nagulan ako sa sinangag. Yan, iiwanan muna natin siya ulit for few minutes para makita na malumambot muna yung mga gulay. And for the final step, guys, ang ating gagawin is ilalagay na natin yung kangkong. Hahayaan ko ikaw maglagay ng kangkong at go! Isang buo? Lato? Lahat yan. Gaganunin ko? Oo. Oh, wait. Kamayin ko na? Oo, oh, kamayin nga lang. Ganun nga lang ako. Ano ka ba? Ikaw yeah. Kangkong. Saktan yung kangkong. And then after nyan, tinan mo, parang siyang kangkong na may konting sinigang. Kasi we love kangkong. So, lalagay lang natin ito ng saglit. Sobrang saglit lang. Ipiprep lang namin, then ipapakita namin sa inyo yung finished product. Sabi ko, hindi mo nilalagay dito. Hindi, sasawsawa niya. Sabi nila. Wala sa isip ko yan. Pero ako nag-grocery nito. So ako, alam ko talaga siya. Pero wala sa isip ko. Akala ko, pinapatong na lang hindi, siya. Hindi, dapat kasi ang may saluto. O ayan, patong na lang natin. Oh, mainit-init pa naman eh. Okay. Ano ba yan? Naalala ko siya kasi dahil sa silin nitong sawsawan, ang favorite kong sawsawan sa sinigang is patis, kalamansi, and tsaka sili. Halo, ang bobo ko naman. Hindi naman, te. Kayo niyan. Alam mo, next na episode, matututo na akong mag-ganto din. I mean, yung ano, yung nakaganto. April! First episode naman. So, next episode, marami na po tayong magiging adjustment. First naman eh, okay lang yan. Favorite part? Try yung sabaw muna. Yung sabaw, yung lapotness is very tama lang. Hindi siya sobrang lapot. Ayoko kasi yung parang sobrang lapot eh. Ayoko nga, tama lang. Ayoko din sobrang lapot. Parang mas mabilis makakaumay. Uy, sarap. Kain na lang. Hindi, alam nyo, tamang-tama yung ano. Yung sarap. Yung totoong asim, at saka yung asim ng sinigang. Buti hindi tayo na-satisfy sa unang tikim. Oo na, naman. Na. Tikman natin yung baboy kung malambot na ba siya. Pwede ka mag-take out dito. Sige, ate, uwi mo. Ang sarap. Buto-buto pala po. Kasi ko nga pala yung luto ng baboy. Tama siya, be. Luto siya, be. Ang sarap-sarap niya. So, that's it for today's video, guys. And I hope nag-enjoy kayo. And sana may natutunan kayo sa amin. Ilagay niyo yung sili, ha? Di ba, pagka may mga pagkakamali kayo napapanood, meron kayo mga natutunan. Yes, para sa next time, di ba? Alam niyo na. Totoo. Yes. So, yung pagkakamali namin, ginawa namin para matuto kayo. Di ba? Bakit ba yung nakikita ko? Kunyari, hindi ko alam, ha? So, thank you so much, Ate Riva, sa iyong pagpunto. Thank you for having me. Uy, wala na ako gano'n. Ate, huwag ka gaya. Akin to. Ay, galing pala eh. Akin to kasi first episode. Ah, gano'n ba yun? Pero nyo ka lang diba sa'yo na. Humabol na yung hair. Ay, thank you. Thank you po. Thank you so much.
pa flowers. Thank you so much. Sobrang na-enjoy ko. Thank you. Audrey. Thank you. I'm so happy. May natutunan ako. Gagawin ko to sa bahay. Mm-hmm. Bye guys. Again, thank you for watching. No hate, spread love, and stay hydrated everyone. What we do here is go back, 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 back.